Perwisyo ang hatid ng malawakang fish kill sa Cavite. Ang ilang residente napilitang lumikas dahil sa mabahong amoy ng mga namatay na isda. Aminado ang mga otoridad na hirap silang tukuyin ang sanhi ng fish kill. Nagtataka rin sila kung bakit puro tilapia lang ang lumutang at namatay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Namumuti ang karagatan dahil sa patay na isda. Baho. Ito ang eksenang bumungad sa mga mangingisda sa Bacoor Bay sa Cavite nitong Lunes. Sa 3 minutong pag-iikot sa dagat, puro patay na isda ang makikita. Sa Kanyako Bay sa Cavite City naman, mula sa impapawid, tanaw kung paanong pinalibutan ng mga patay na isda ang dalampasigan. Sa hindi kalayuan, mapansin din ang mga kalat-kalat ng patay na isda. Ayan, sinasako nila. Ang lalaki pa naman, no? Sayang, no? Sa isa pang kuha, mano-manong hinango ang mga nangamatay ng isda. Halos lahat ay pawang tilapia na kung tawagin sa lugar ay tilapiang Gloria na kaya raw mamuhay sa dagat. Hindi same katulad ng tilapia na tilapiang Batangas na tinatawag. Talagang pinipispan sila. Ito kasi mas mura. Isa itong tilapiang Gloria sa mga isdang nahuhuli at ikinabubuhay ng mga mangingisda rito. Kaya ganoon na lamang yung laking gulat nila nang makitang naglutangan ng mga patay na isda at naipon sa ilalim ng mga bahay. Ang ilan nga, makikita ninyo, humalo na sa mga basura o kalat dito sa lugar. Sa tala ng Cavite City LGU, aabot sa 4 dump truck ang napuno mula sa hinangong libu-libong patay na isda. Linggo ng gabi pa nang mag-umpisang mabalot ng nakasusulasok na amoy mula sa mga patay na isdang Barangay 62A sa Cavite City. Dahil dito, nahirapan tuloy huminga ang maraming residente. Masakit po sa ulo yung amoy eh, pati sa tiyan. Tapos sa mga bata ko, hindi makatulog. Sa baho ng isda, yung amoy na isda eh, amoy na bubulok na hindi mo maintindihan. Mayigit 50 pamilya na unang lumikas na umuwi na rin sa kanikanilang mga bahay. Nahango na kasi ang karamihan sa mga patay na isda. Pero si Nanay Maria, nagpaiwan sa evacuation center. Hindi raw niya kasi kaya ang amoy ng malawakang fish kill. Wala naman akong ubo, inubo ako. Dahil sa ano nga, masakit nga sa dibdib yung ano, amoy eh. Hindi ko kaya. Wala naman daw kinilangang dalhin sa ospital. Pero pangamba ng City Health Office, mas malaking problema kung hahaba o tatagal pa ang exposure ng mga residente sa mga namatay na isda. Dahil noxious siya or kumbaga, dangerous siya para dun sa lungs natin, pwedeng magkaroon ka ng mga respiratory ailments like mahirapang huminga or kaya yung may mga hika or may mga sakit sa baga, pwedeng ma-exacerbate o mas lumala sila kapag naamoy nila yon. Kung may ingest po siya, mas delikado kasi pwedeng magkaroon ng food poisoning. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa nangyaring fish kill. Pero aminado silang mahihirapan ng matukoy ang sanhi ng insidente. Sa advanced state of decomposition na po yung mga isda. So medyo mahirap na pong tukuyin kung ano po yung nagiging sanhi. At base po sa result ng water quality analysis ay mababa yung level ng dissolved oxygen at mataas naman po yung level ng ammonia. Tinitignan din ng mga otoridad ang posibilidad na may nakalalasong kemikal na naitapon sa dagat o nagkaroon ng dynamite fishing. Pero ang malaking tanong ngayon sa kanila, bakit pawang tilapia lamang ang apektado? Mayroon bang nagtapon lang ng mga patay na isda doon? Kasi kung titingnan po natin, karamihan po ay tilapia lang. Kung may kinalaman din po ang panahon, dapat lahat din po ng isda na nandun sa area ay naapektuhan. Naniniwala naman ang lokal na pamahala ng Cavite City na hindi nangyari ang fish kill sa kanilang baybayin at maaaring may kinalaman ang dredging activity sa Manila Bay. Posibleng inanod lang daw sa kanila mga patay na isda lalo't catch basin sila ng tubig mula sa Manila Bay. Naniniwala naman tayo na pro-development tayo pero dapat nasa ayos at maganda yung kanilang sistema ng pag-dredge. Nakatakdang makipag-usap ng Cavite City LGU sa DENR at mga dredging companies para malaman kung may kinalaman ba sila sa fish kill at maiwasan uli itong mangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.